Hi guys, good morning. Ayan, ipapakita ko lang sa inyo guys, ano ba ang annotation after divorce or annulment. Kasi maraming nagtatanong sa akin na kapag ka ba natapos yung divorce ay wala na bang record? Syempre meron. Hindi 'yun automatic na kayo ay single na, wala nang marriage, no? Wala nang marriage certificate. Meron pa rin kayong marriage certificate, but meron siyang annotation. So ipapakita ko sa inyo para alam nyo din. Okay? So meron kasi akong dalawang marriage certificate with annotation. Okay? So sobrang legit ang Muslim divorce kasi ito yung pinakuha ko dun sa may tumulong sa akin. Ayan. Bali ito ang marriage ito ang annotation. 'Di ba yung regular na yung marriage certificate ninyo, 'di ba ganyan lang siya. Ganyan lang. Pero kapag ka once na divorce ka or annulled ka, magkakaroon na po siya ng annotation. Ito yung annotation na sinasabi. Ayan. Sa mga ano lang po to, hindi nakakaalam kasi meron po talagang nagtatanong. Okay? So, bali, ito yung kumuha, nagpatulong ako dun sa nakumuha. Ayan. So, meron din pong kinuha yung anak ko mismo yung kumuha sa my PSA. So, ayan po. So, dalawa yung aking hawak dahil para make it sure na totoo ba, hindi lang yan documents, di ba? So, totoo na nasa system ng PSA na ano, na annotate na yung aking marriage certificate. So, after po niyan ay magkakaroon tayo ng advisory of marriage. So, ito po ang advisory of marriage. Magkakaroon po siya ng remark. Hindi po yan totally deleted or ano ba, erase. Wala nang, ano, ang senomar is back to single. No. Meron po yung remark. Ayan. Magkakaroon po dyan ng remark. Ang remark na annotation po niya ay with Sharia degree of divorce. Ayan. Ayan, ako, sobrang labo. Pero ito po, meron siya. So, ayan guys, sa mga gusto na mag-inquire, mag-message lang po kayo at saka sa Facebook ko, yun lang. Good morning and God bless you all.